Balak ng Department of Transportation o DOTr na taasan na ang kasalukuyang 50% na capacity ng mga public transportation at gawin itong 100% na capacity. For the record, mga KSFT, ligtas na bang gawing 100% ang capacity ng public transportation? Base sa pag-aaral ng OCTA Research Group, sa pinakahuling datos ng DOH, nasa 6% na lamang ang positivity rate sa Metro Manila. Ibig sabihin, 6 sa 100 nagpapa-test ang nakikitang positibo sa COVID-19. 5% ang rekomendasyon ng World Health Organization para masabing kontrolado na ang pagkalat ng COVID-19. Pero kung si Professor Guido David ang tatanungin, hindi pa siya sigurado kung ligtas ng gawing 100% ang capacity ng public transportation. We still need some social distancing because the Delta variant is still there naman. If 100%, it means dikit-dikit, I wouldn't be comfortable with that. Kung papayagan ng IATF sa meeting nila sa Huwebes ang panukala ng DOTr, sa Metro Manila muna ito ipatutupad. Pabor dito ang ilang driver. Halos wala raw kasi silang kinikita sa ngayon. So, hawa na kayo, sir. Katatupos ko lang diyan, sir. Ang taas ang diesel ngayon. Kulang po talaga, sir. Pag ano, pag dala-dalawa lang po, sir, kukulangin yung ano namin. Sabihay. Ubod na ang taas ng diesel, sir. Mataas pa ang pondihan namin, sir. Ang sabi ng DOTr sa kanilang rekomendasyon, kung ano lamang daw ang kapasidad ng pampublikong sasakyan, ganun lamang dapat ang bilang ng pasahero. Hindi na pwede ang tayuan tulad ng bago magka-pandemya. Hindi po siya yung kunin mo to director. So, kunyari po, ang isang jeep, usually po ang traditional jeep is 22-seater. Hayaan lang po natin upuan yung 22-seater, pero yung standing po sa modern jeepney, sa bus, wala po. It will not be allowed. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi ang DOH ang nagtatakda ng limitasyon sa transportasyon. Pero dapat daw ay magkaroon ng mga patakaran sa pagkontrol ng dami ng tao sa mga waiting areas at pagandahin ang ventilasyon. Inataasan na raw ang DOTr na bumuo ng guidelines para masigurong ligtas ang binabalak nilang pagtataas ng kapasidad. Kung kayong tatanungin, mga ka-Stand for Truth, pabor ba kayong gawing 100% ang capacity ng public transportation sa Metro Manila? Narito ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth.